Hello guys, kamusta kayo? Dito sa Italy, summer na. Kaya medyo madami na ang tao sa labas at saka tapos na ang lockdown dito sa amin. Pakita ko sa inyo guys, yan. Yan, ang dami na namang tao dito sa amin sa may tabi ng, sa may lake. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video is about expectation versus reality ng buhay dito sa Italy. Kaya kung bago ka lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Number one expectation ko dito sa Italy is about sa pag-iisang Roman Catholic. Kasi diba sa Pilipinas tayo isang Katoliko na kung saan kapag pumunta ka sa simbahan is marami nagsisimba o punong-puno. Dito sa Italy, marami rin siyang simbahan at malalaki at mas magaganda pa. Pero kapag ang napansin ko, kapag misa is kakaunti lang nagsisimba o hindi kasing dami nung sa Pilipinas na nagsisimba. So yung una kong napansin dito sa Italy. Pangalawa, expectation versus reality ko is about sa kalsada. Kasi sa atin, sa Pilipinas, kinakailangan mong bago ka tumawid, kinakailangan mong antayin yung traffic sign na pwede ka nang tumawid kasi delikado. Dito sa Italy, pwede kang tumawid anytime kasi yung mga sasakyan sa pedestrian line ay tumitigil talaga siya once na makita nilang may tatawid. So, pangatlo naman is about sa pagkain. Kasi akala ko nung dati, ang pagkain dito is, kasi nakikita ko sa TV is malaking tinapay na mukhang masasarap at saka mga spaghetti na mukhang masasarap din. Pero natikman ko siya guys, ang tinapay niya dito is malalaki nga pero hindi siya masarap. Matitigas siya at saka maaalat. Pagdating naman sa spaghetti is hindi rin ganun kasarap kasi mukha lang siyang masarap kasi maraming cheese. Minsan meron silang tatawag na aglio olio peperoncino o yung oil na nilagyan mo siya ng bawang, na nilagyan mo siya ng sili. Yung buto ng sili. Tapos lalagyan ng cheese. So yun na, haluhaluin lang, yun na yun. So yun yung mga napansin ko dito guys. Pero sa mabuting side, is katulad na lang halimbawa sa paghanap ng trabaho dito sa Italy. Sa atin kasi sa Pilipinas, kinakailangan magdala ka na NBI clearance, police clearance, birth certificate, o kung ano-ano pa na kung saan gagastos ka talaga. Mga 1,000 o masigit pa. Pero dito sa Italy, once na nagpa-interview ka ng trabaho, ang kinakailangan mo lang bit-bit is resume mo at saka yung Italian ID mo o tinatawag na sojourno. Tapos kapag natanggap ka, nagustuhan ka ng amo, tapos na guys, okay na siya, wala na ibang requirements na hahanapin o hindi ka nagagastos. Kahit sa ang trabaho, kahit na pa-restaurant ka man, domestic, katulong, o badante, o even sa mga factory, is ganun lang kailangan, di ka nagagastos. So yun yung mga bagay na napansin ko dito sa Italy. At ang isa ko pang expectation versus reality dito sa Italy is about sa technology. Kasi nung una akala ko dito sa Italy is advanced sila pagdating sa mga gadgets. Pero maliban na lang sa internet ha, kasi sa Pilipinas talagang medyo mabagal ang internet sa atin. Dito naman is mabilis naman siya. Pero pagdating sa mga modern gadgets o sa iba pang technology, kalimitan mas nauna pa ang Pilipinas o nauna pa yung ibang mga Asian countries dito sa Italy. Mas medyo behind sila kaysa sa atin. So yun lamang guys. At sana'y nakatulong sa inyo. At be safe sa ating lahat. At sana matapos itong COVID ito. Kasi dito sa amin sa Italy is katatapos lang ng lockdown at normal na ulit kami dito. Salamat sa panood and don't forget to like, share and subscribe. Ciao, grazie, arrivederci.